Good evening mga tangay. Welcome to Cosplay Simplify. Weird po kasi hindi nyo ako makita. Andito po ako sa likod ng camera. But this video is part of our apartment business tips for OFW. So, pinag-uusapan natin ang all things about apartment in case you are considering building or putting up an apartment business. No? So, today's video will talk about the required setback or easement pagdating sa pagpapagawa ng apartment. So, Engineer Abbott here. Hi sir. Hi, Abbott. Hello, mga tangay. Busy ka. Ayun. Dito tayo sa workstation natin. Okay. So, ipapakita niya. Siya yung sasagot ng question ni Mark Gonzalez. Mark Gonzalez is our tangay and he's based in Abu Dhabi. Woohoo! Yan. Basta Abu Dhabi, basta Dubai po. Talagang UAE is really close to our hearts. So, thank you very much. So, his question is, ano raw or ilang units daw ang pwedeng magawa sa isang lote na 150 square meters? And then, tinanong rin ni John Christian Salis kung ano daw yung required setback pagka nagtatayo ka ng apartment. Sa kanya naman, walang lot size siyang binigay. So, ano daw po? Ayun, saktong-sakto, no? Kasi yung ginawa nating design ng recent project natin, actually, yung may-ari nito, OFW rin siya, nasa Qatar. So, nagpagawa siya ng design, isang apartment din, 6 na pinto. So, eksaktong-eksakto yung size ng lupa niya is 150 square meter. So, medyo nahirapan tayo nung una kasi nga medyo gipit yung lupa niya kasi rectangular. Tapos, medyo gipit kasi maliit lang yung ano niya, yung size niya, pahaba siya eh. So, 7 meters by 21 meters yung size, yung dimension ng lote niya. So, medyo natagalan tayo mag-isip kung ano yung i-design natin kasi kinonsider natin yung setback. Kasi yung setback required siya para yan sa yung sa fire. Yung fire protection natin. At the same time, yung ventilation. Kasi diba, halimbawa, wala kang setback. Nakasagad yung bahay mo sa isang ano, sa isang side. Tapos, later on, kung nagtayo na yung kapitbahay mo doon ng ano, ng firewall, for example, nag-firewall siya doon, may bintana ka doon, masaraduhan ka, di ba? Kumbaga yung purpose ng setback, yung easement na yan, yan is for safety, saka para mag-comply tayo sa ano, yung sa National Building Code. Well, kaya siya sinusunod. Tsaka it's also for the well-being of the people living in the building. Kasi kapag walang proper ventilation, tsaka yung natural light, no, apektado yung well-being ng mga occupants. Kasi minsan, di ba, nagtatanong tayo, bakit hindi ko nalang gamitin yung mga space na yon? Bakit pa ako mag-setback? Para mas malaki yung building na ipatayo ko. Hindi po ganun. Kasi ang iniisip dito ng ano, ng National Building Code, yung ano nga, yun nga, yung safety, yung paano tayo maging comfortable sa titirahan natin. Hindi lang siya yan ginagawang rules or law. Ito ginagawa para sa ano, ikabubuti rin ng mga homeowners. Okay? So, ito yung ginawa nating design. Simple lang, no, yung requirement. Simple lang. No, simple lang. Ito, 6 units na apartment, up and down. Tapos, yung size ng lote niya, ito yung size niya, 7 meters yung, ano, yung lapad, yung haba niya nasa 21 meters. So, ginawa natin setback dito. Pero yung setback na yun, yung explain ko lang, marami kasing type ng residential. Pero yung pag-usapan natin, yung mostly na ginagamit natin yung sa residential. Kasi meron niyang type R1, R2, R3. So, yung most common na ginagamit natin, yung R2. Yung setback nun, ang required nila dun is 3 meters. Tapos, sa gilid, dapat 2 meters. Yung sa kabilang side, 2 meters. Then, yung rear side natin, 2 meters din. Unless, mag-firewall ka. Kapag nag-firewall ka, pwede kang sumagad sa property line. Pero dapat yun, wala siyang opening. So, ang front ay 3 meters, tapos sides, both side 2 meters, tsaka likod, 2 meters. Pero ano, may exemption yan. Kasi minsan, pag gipit masyado yung lote, inaalaw naman nila, depende yan sa building officials, kung papayagan nila. Kasi diba, ito medyo gipit. So, kapag nag-2 meters tayo dito, nag-2 meters tayo dito sa kabila, mawalan ng parking. Yung ano, kung merong sasakyan yung titira dito sa apartment, limbawa, dito 2 meters yung setback, dito 2 meters, may hagdan tayo dito, kung may napansin nyo, ito, may hagdan tayo dito. Kapag 2 meters natin both side, magigipit na yung parking. So, ang ginawa ko, dito, binawasan ko ng half meter, ginawa ko 1.5, dito sa side na to, 4.5. Yan.
para medyo may space pa yung sa parking. Hopefully, yan sana ma-aprobahan. Mm-hmm. Kasi minsan, pag ganito nga gipit yung lote, pwede naman tayong mag-adjust. Kasi pag 10 meters natin, wala na tayong malalagyan ng, ano, ng parking space. Mm-hmm. So, ginawa natin, ito setback na to, 1.5. Ito, 4.5. And then, yung sarapan, 3 meters. Sakto siya. Okay. But dito, di ba, ano to, interior to? Anong interior? Ano siya? Looban siya. Looban siya to. So, hopefully nga maaprobahan. Kasi kung looban naman siya, itong mga lote na to, magkakamag-anak naman yung may-ari. So, okay lang. Mm-hmm. Saka, dito kasi, kailangan natin dito mag-firewall. Dito nag-firewall tayo dito sa likod. Kung mapansin nyo dito, yan, meron pa tayong sexy na model na tenant. Yan, kung mapansin nyo, ito yung likod niya, yan. Firewall siya. Ito, wala siyang opening. Opening. Kasi pag hindi tayo nag-firewall dyan, kailangan natin na mag-setback ulit ng 2 meters. Mm-hmm. Kapag ginawa natin, yung 3 meters na lang yung magiging ano, space ng bahay natin, which is sobrang liit. Mm-hmm. Para pagka siya yung isang kwarto, toilet, living area, ganyan. So, ginawa natin, firewall yung likod, tapos naglagay tayo ng ventilation sa ano sa bawat unit. Okay. Para meron pa rin silang ventilation. Kung mapansin nyo dito sa drawing natin, yan, meron tayong airwell sa bawat unit. Para yung papasok pa rin yung hangin sa CR, para meron pa rin siyang ano, ventilation. Mm-hmm. So in their case, kapag rectangular yung lupa, pwedeng ganyan. Yes, kasi 'di ba mayroong nagtanong gaano daw kalaki yung or gaano karami yung unit na pwedeng itayo sa 150 square meter. Mm-hmm. Nakadepende po 'yan kung ano yung dimension ng lote. Mm-hmm. Since dito yung lote niya is rectangular, so ginawa natin pahaba yung design ng building. Mm-hmm. Para maximize natin yung area, ang bawat unit niya, meron tayong one bedroom. So ito yung unit 1, yan sa baba. Ito yung living area niya, magkasama na yung dining saka yung living. Dito yung kitchen area, tapos may bedroom na 2.2 by 2.6, which is allowed naman siya sa ganyang size na laki. Tapos 1.5 by 1.9 yung size ng toilet natin. Mm-hmm. So gano'ng kalaki yung isang unit? Ito nasa 20 square meter, less yung itong airwell na to, yung okay. Open space na to. So in that case, kapag rectangular, tas ganyan yung dimensions ng lupa, 150 square meters, yeah, pwede kang maggawa ng 6 units. Yes. Kasi marami tayong consideration. Tulad nito, nandito yung road, sa harapan, yung gilid niya, katabi, mga bakanteng lote. Ito, sa likod niya, may nakatayo na. So, marami tayong i-consider. Mm-hmm. Kaya ito yung naging perspective natin sa kanya. Okay. Yan. So, yung consideration is, dimension ng lupa, saan malapit yung ano yung palibot ng lupa. Yes. Kung may katabi ba siyang road, ano pa? Yan, kasi minsan pag meron kang katabi na pader na, halimbawa nakapader na siya, hindi ka na pwede mag-firewall noon. Mm. Kumbaga kailangan mo talagang mag-setback kasi pa nag-firewall ka pa doon, wala ka na talaga magiging ano doon, ventilation. Okay. So kailangan mo mag-atras para magkaroon ka ng space para sa ventilation. Okay. So in this case, halimbawa balik mo po doon sa likod. Halimbawa ito may firewall na. Tapos may kapitbahay ka dito, hindi na siya pwede mag-firewall dito sa side na to. Hindi na pwede, kasi kung mag-firewall siya, wala na siyang lulusutan ng hangin. Mm. Since na nag-firewall na tayo dito, ewan ko ba, kasi minsan nire-require nila dito ng ano eh. Balik natin ah. Ah, ito pala, nakakalimutan kong sabihin. Kasi pa nag-firewall tayo dito, most probably, yung kapitbahay natin dito, kailangan natin humingi ng consent sa kanya. Mm. So, baka i-require yun ng building officials kasi nga magpa-firewall tayo dito. Mm-hmm. Kailangan yung kapitbahay natin dito, meron papayag siya na i-firewall natin to. Kasi nga later on, kung gusto niya mag-firewall dyan, hindi na pwede. Mm-hmm. Kasi nag-double firewall na tayo, wala na siyang mga anong nahangin na ventilation. Okay. Kasi pag naka-firewall dito, mabablock niya yung ano eh, yung sa hangin, okay. Yung sa airflow. So dapat siya mag-setback para at least pasok pa rin yung hangin sa kanya. Okay. So bottom line is, hindi mo magagamit ang buong lupa mo para sa isang building, meron kang setback para dun sa mga occupants. And then, i-consider natin yung palibot, yes. Kung ano yung reference, kung may road ba nakatabi o may puro cuts lang ng land, ano? And then, another consideration is yung dimension nung lupa, kung square ba siya, triangle ba siya, uneven, ano ba yun, yung irregular shape, or rectangle. Actually, yung, paano naman yun sa bahay natin, sa Balay Biyaya?
Ayun, sa yung sa bahay natin, pakita ko lang yung ano natin. Ito naman, R1 naman to. Yung bahay natin is considered as R1 residential, tapos isang pamilya. Ito, ginawa ko dito, sinunod natin yung standard, yung setback. Ito. Yan. 2 meters yung likod. Pero ang ginawa kasi namin, ni-revise namin siya during construction. Yung likod yung ginawa naming space, yung harapan, nag-usod kami rito. So, ang setback na ngayon nangyari niya, sa nangyari dito, 2 meters yung magkabilang side. Tapos yung likod niya naging 8 meters. Left and right yung 2 meters. Yes. Okay. Tapos yung likod niya naging 8 meters. Yung harapan niya, around 6 to 7 meters yun. Kasi may maraming space to. Yes. Mm-hmm. Ito kasi pahaba talaga siya. Malaki yung frontage. Tapos, yung ano niya, yung likod niya malaki din yung ano yung space pa. Ano yung dimensions po ng lupa? Ito, 11 by 20 plus. So, pwede nga kumuha ka ng 2 meters, 2 meters on both sides, 4 meters. So, ang matitira pa is 7. Tama ba? Ito. Ayan, 11 meters by 27. So, yung buong bahay, yung width ng bahay is 7 meters na lang. Tama? Yes. Kasi kung nagkuha tayo ng 2 meters, 2 meters 11, dito. Yan, tama. Ah, okay. Tapos may yung... 11 minus 4, 7 meters. 7. Okay. So, yun. Kasi ito, 300 square meters naman. Medyo pero kung malaki. Mas maliit yung lupa, may makikita naman natin na talagang malaki yung mababawas. Kaya ito, matagal natin pinag-isipan to, yung layout nitong ano... yung ginawa nating design na to. Kasi nung time na yun, hindi pa sure kung nasaan yung right of way, di ba? Yes. Ito, nakailang, ano to yun, nakailang revise to. Kasi nga, sobrang liit ng lote. Kaso, imagine 7 meters lang yung lapad. Eh, yung road na binigay nito, sa kabilang lote, tig 3 meters, kaya naging 6 meters wide. Imagine, halos kasing lapad niya lang yung kanslada dito. Pukasan mo na lang ng 1 meter, di ba? Okay. Ito 7, ito 6. So, kasing lapad dyan lang halos yung kalsada. So, pero, masyadong maliit. Pero yung unit na yun, yung 22 square meter na 20, apartment, 20, livable ba yun? Yes. Actually, ang 18, livable yan eh. Kasi di ba sa Manila, kung mapansin nyo yung mga condominium unit, sobrang liit, di ba, yung space. Ito, kung titignan natin yung space niya, ayan. Halos kasing laki niya yung unit natin doon sa apartment. Doon sa bayan. Di ba? Pagpasok mo, magkasama. Ito, medyo square lang siya. Kasi yun pahaba, di ba? Yung sa atin pahaba. Okay. Yun nga lang, ito, naka-firewall yung isang side. Siya nga pala, pag nag-firewall kayo sa isang side, hindi na pwede mag-firewall sa another side. Isang beses, sa isang side lang pwede mag-firewall. Okay. Kasi, yun nga, mawala na talaga siya ng ventilation. Hindi ka na pwede maglagay ng bintana. Okay. Ayan, so I hope that we were able to answer your question. John Christian and Mark Gonzalez, if you have any other questions, syempre hindi na ako nagpakita, no? Post them as comments to our page, no? Meron ka pa bang gusto sabihin? Wala na. Okay na? Kasi meron akong sipon eh. Kaya yung boses ko iba. Hindi naman COVID. Lord willing, no? Okay. Okay, sige. Thank you for spending time with us and we'll see you in the next video. Bye!